Gandang araw, Pilipinas! Gandang araw, mga Bongki! Hi there! Ito na naman ang inyong barangay chef pagluluto ng kakaibang recipe. Ito ang twist ng crispy tortang talong. So, ang paggawa nito, Mamshi, gumawa muna tayo ng slurry. Ang slurry yung naglagay ako ng 2 tablespoon ng cornstarch, tapos naglagay tayo ng 3 itlog, tapos mga sliced na sili nga green at saka sili nga pula para may kulay siya. Tapos tinimplahan natin ng paper, asin at saka MSG. Kung merong magic syrup, mas maganda. Pwede din magsubsob ng Nor cubes para mas malasa. Ginawa ko siyang crispy kasi na-used na ako sa tortang talong na medyo, yung alam nyo na, yung parang basa siya pag naluto. Pero ito yung tortang talong ko, medyo crispy siya, mga mamshi. Kaya ito yung paggawa niya. Unang-una, pinakuluan ko muna yung mga talong, tapos isimipil ko siya, tapos sinubsob ko na siya dun sa slurry natin para ma-absorb niya yung lasa sa manuot-tuot sa ilalim ng kanyang mga laman. Tapos naglagay tayo ng paper at asin, of course, para may timpla ang ating crispy tortang talong. So ganito lang yung ginagawa ko, mga mamshi. Pinadrain ko muna after no ma-simipil ang mga talong sa isang plate kasi may tubig pa yan. Yan yung nagpapasagi sa tortang talong pag niluto nyo, pagbasa yung ilalim. Kailangan i-drain nyo muna kasi may tubig pa yan. So after that, yan na ho ang ginawa natin. Hit the pan. So of course, naglagay tayo ng oil. Paglagay natin ng oil, mga mamshi, i-try nyo muna yung medyo hindi marami. Tapos maganda talaga gumamit na non-thickening pan. Kasi po, pag gumamit kayo ng chrome na mga kawali, parang dumidikit siya sa nangingitim. So, tingnan nyo itong ginagawa ko. So, alalay lang din sa apoy, mga mamshi, para hindi masunog ang ating mga pina-fry na mga talong. Kasi ang resulta nito siya, mamshi, crispy siya sa labas, tapos hindi siya sagi sa loob. So, ayan ang ginagawa natin, mga mamshi. Sinubsob natin yung ayan, mga semi-peeled na mga talong sa slurry na may timpla na 3 itlog, may cornstarch, sili, corn paper, at saka sili nga ba. Tapos inisa-isa natin siya pag-fry. Tapos pag mag-golden brown na, mga mamshi, sa tingin nyo sa gilid, i-flip nyo lang siya isa-isa. Tapos ayan, alalay lang din sa apoy sa ilalim para hindi siya masunog. Tapos i-flip mo siya one by one until mag-golden brown yung bawat kulay ng ating mga tortang talong. So if done, tingnan nyo kung maluluto na, mga mamshi, sa isang malinis na plate, mag-garnish na ho kayo, tapos ipadrain natin yung mga excess oil bago natin siya ilagay sa display. Of course, make sure na malinis yung ginagawa nyo. Tingnan nyo kung may mga foreign object yung mga ginagawa nyo pang garnish, lalo na sa mga leaves. Kaya yun ang ginagawa ko, mamshi. Tiningnan ko muna siya na malinis at set aside. Then mula sa pan na mainit, i-drain natin yung excess oil natin para doon ilagay na sa ating garnishing plate. O, ayan, nakita nyo, mga mamshi. Yan po ang aking ginagawa. At saka, after dito, huwag nyo munang isubsob agad-agad yung mga remaining na mga talong kasi hindi pa mainit yung mantika. So, kailangan mo na, mamshi, lagyan nyo muna ng mantika kasi dapat siya naka-sob, hindi siya naka-fry. So, dapat naka-soak siya sa mainit na mantika. So, before naman frying, tingnan nyo, mga mamshi, i-soak muna siya bawat isa sa doon slurry kasi nag-sink down na yung mga cornstarch at saka itlog. So, kailangan nyo muna siyang i-squeeze muna doon sa ating butter mixture. Then, pag mainit na ulit yung pan, repeat the process. Then, yun, kailangan nyo na siyang i-fry ulit. So, maganda, mga mamshi, pag marami yung oil ang gagamitin nyo kasi mas malutong yung ilalim at saka sa ibabaw. Ayan ho, repeat the process lang ho, mga mamshi. Tapos tingnan nyo kung maluto na uli ang ating ginagawang recipe. Tapos, mga mamshi, remember that the cooking process is only 3 to 5 minutes lang siya. Tapos yung natitira na mga sabaw sa slurry, nilagay ko sa sabaw-baw para thickening agent para dumikit yung mga spices natin. Kasi marami akong nilagay na spices dyan. Meron akong sibuyas, bawang, at saka mga sili.
Tapos ayan ha, mga mamsi, may dumaan na motor. Ang ingay. Tapos ayan mga mamsi, pag golden brown na uli, tingnan nyo on the other side, then flip on the other side para ho pantay-pantay yung kaluto. So somewhat common na to niya na ninyo na ginagawa, pero try this recipe kasi ito yung gusto ng mga kids na hindi masyadong lata yung pagkagawa ng torta. Kasi nga from the word torta, that is fried. So kailangan gawin natin yung best technique na paano ba siya gawing crispy. So yan lang ho ang ginagawa ko. Pag ma-dry mo siya at saka ma-dry na yung excess oil, natural, crispy na ho yung balat niya. At saka yung sa ilalim, hindi siya saggy or lata. So yun po mga mamsi ang ginagawa ko. Thank you for watching this video and please share and follow for more recipe. Ito lang po sa inyo ang inyong barangay chef na nagluluto ng mga ordinaryo at mga lutong bahay na recipe. Araw-araw ho yan mga mamsi dito po sa Chigat Restaurant. At saka yan, may nakitira pang apat mga mamsi. Yan po, binalik na lang natin yung process. Soak ulit, tapos fried. Make sure na mainit yung mantika mga mamsi para hindi siya didikit. Although gumagamit na tayo ng non-sticking pan. Tapos in the last larry na nakikita nyo, yan, ibinabaw ulit natin siya para hindi sayang. Kasi masarap po yan. Nandyan ho ang kanyang timpla sa slurry na yan. Once again, pag mag-golden brown na, try to flip. Try to see muna yung nasa edge niya kung golden brown na. Sa kanyo naman siya, i-flip both sides. Tapos, ayan, yummy and crispy na po yan. Tapos, i-drain yung excess oil. Make sure na hindi maraming oil kasi nga, kaalam, mabawas tayo sa fats. Tapos, saka na natin siyang ilagay sa garnishing plate na hinanda natin. Ang iba kasi dyan mga mamsi, inuulam namin. Tapos yung iba din i-display sa canteen. Kasi that's also